10:38 p.m., makikita ang pagpasok ni Navarro sa condominium noong January 22. Bit-bit ang isang paper bag at lumabas sa second floor ng condo papunta sa unit ni Denise. Wala pang isang minuto, pumasok naman si Denise sa elevator at dumiretso sa ground floor. 10:41 p.m. o 3 minuto mula nang dumating si Navarro sa condo, dumating naman si Cedric Lee at makikitang mag-isang sumakay sa elevator at bumaba sa second floor ang palapag kung nasaan ang unit ni Denise. Ayon sa NBI, makikita dito wala si Denise sa kodo nang dumating si Cedric. Taliwa sa pahayag ni Denise na naabutan ni Cedric sa akto si Navarro na hinahalay ang dalaga. Sinasabi ni Cedric na nakita niya kotin daak niya na nire-rape doon sa loob ng kwarto. Paano mangyayari yun? Kumbaga, there's a physical impossibility na makita niya na may abutan siya doon sa kwarto na yon na nire-rape when in truth and in fact, si Denise is nasa labas na. Simula 10:43 p.m., magkakasunod na dumating ang mga kasamahan ni Cedric, si Ferdinand Guerrero at isang di kilalang mama, isang kinilalang alias Mike at ang kapatid ni Cedric na si Bernice Lee. 10:59 p.m., magkasamang lumabas sina Cedric at Bernice. 11:01, nakunan ang bumalik si Denise, kasama niya noon sina Cedric at Bernice. Sa kabuuan, mahigit 30 minuto na natiri si Navarro sa condo unit hanggang sa ibaba siya ng grupo ng 11:13 p.m. Ito po yung si Vhong na allegedly sinasabi niya nakatali na siya. Nakapalibot kay Navarro, sina Denise, ang magkapatid na Lee at iba pa nilang kasamahang nakitang umakyat ng condo. Naroon din si Zimmerance, ang kasamahan nila Cedric na martial arts expert daw. Pero may kasamang dalawang lalaking hindi raw nakita sa CCTV na umakyat ng kondo bago dumating si Navarro. Hinala ng NBI, posibleng nasa itaas na ang dalawa bago pa dumating ang aktor. May dalawang lalaki na lumabas do sa room ni Miss Denise. So, ibig sabihin, ando na sila ahead of the Mr. Vhong Navarro and the group of Cedric. Hihingin daw ng NBI sa pamunuan ng kondo ang mga kuha ng CCTV bago pa dumating si Navarro para malaman kung anong oras dumating ang dalawang lalaking yun. Pero dahil sa CCTV footage, may nakilala raw sa dalawang lalaki bilang sina JP Calma at Jed Fernandez. Ipapasumpina na sila ng NBI. Nakunan din ang CCTV nang tuluyang lumabas ng kondo ang grupo ni Cedric kasama si Vhong bago tuluyang lumabas ng gate ng kondo at sumakay sa sasakyan at dumiretso sa SPD para magpa-blatter. Ayon naman sa abogado ni Vhong Navarro na si Attorney Dennis Manalo, gagawa sila ng hakbang para mapigilang umalis ng bansa ang mga akusado, lalo pat lumabas na ang laman ng CCTV footage na maaari raw magdiin sa kanila. But wouldn't you ask for the DOJ to issue a lookout bulletin? Probably we will do that. John Consulta, GMA.